Being a partaker for partakers. For you were sometimes darkness, but now are you in the light, in the light of the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Tayo, tulong, tayo, talon tayo dito sa 21 to 23. Kayo. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands and unto the Lord. Kayo. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water and by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Sabay-sabay. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. And the wife see that she reverence her husband. Pray, Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord, na pag-usapan din namin ngayon, naarali namin, Panginoon, paano maging maayos na pamilya, Panginoon, especially isang particular na point dito, Lord, or team namin ngayong umaga, paano maging maayos na leader ng mga lalaki, Lord, mga babae naman, paano sila mag-anap ng maayos na leader, asawang lalaki, mag-submit, Lord. So I pray na kayo po ay magpala, kayo mong may taas. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapuna po. si Shana. Anyone doon? Nakalock yung mga dapat ilock. Okay. So title po nito, magandang umaga po sa lahat. Title po nito is Headship of the Husband. May word ba na headship? Sino ngayon lang nakarinig doon? Ako din eh. Pero yun, kasi alam nyo, basta head, the ship, the leadership, parang ganun. Pero ano kasi ngayon talaga, head. Dating uso yan, ngayon, uso na naman, head, ibig sabihin leader. Okay? Pero tinignan ko may headship pala. So, kung wala pa, kinausa ko ngayon, today, ha? Hindi. Let headship of the husband. Again, ito po yung part ng ating Love, Courtship, and Marriage series na dati hapon natin, pero ngayon, maganda sa umaga na rin. Okay? So, ang bida ngayon si Abraham and Sarah. At, may gusto ko sabihin. Kasi nga, yung mga young people natin, nakikita ko, salamat, active, no? So, para maalam nila kung paano sila maghahanda, mga nalangin. At pag nandun na sila, siyempre, alam nila yung design ng Diyos. So, ganun din sa mga lahat sa atin. Basically, mga bata, mga adults. Ito ang design ng Diyos, hindi natin ito isusuko. Sa panahon ngayon, talagang questionable kapag ito ay preach mo. So, salamat kahit sa Baptist na liberal. Okay-okay pa naman sila dito. Pero yung iba, wala na. As in, wag kang may sarili silang programa. Alam nyo naman yung mga feminist. So, kailan lang, may sinagot ako kasi nga, nakakasar na eh. Pero marami nakakalam, kahit mga Muslim. Kaso mali rin yung Muslim. Apat yun eh, medyo may hypocrisy doon, di ba? Pero still, yung leadership ng lalaki ay, ito yun. Pero, yun nga, yung mga programa ngayon ay sa, ano ba yun? Gender equality. Ano yung sabihin nun? Mabuti nga kung nakihinto sa babae at lalaki. Kasi yung iba talagang, pati mga bakla, equal na rin daw. So, alokohan. Matagal lang equal yan. Hindi equal in authority, obviously. Okay, lalaki ang leader. Yung ating aningin umaga, didikdik natin. In case na hindi pa malinaw.
Kasi dyan nag-uumpisa yung problema rin. Okay, so introduction po natin. Tingnan mo po natin yung ating bida ngayon, no? So si Abraham, oh, submit pen. That the bread. Lala niyo ba si Abraham? Sinong naalala Abraham? Sino papangalan niyo sa anak ni Abraham? May mga maraming Abraham eh, no? Abraham Lincoln lang. Lalo dati. Si Abraham, tingnan natin sa Genesis 22. So, sikat po si Abraham yung ginawa niya sa kanyang... Saan sumikat si Abraham? Ilala mo si Abraham? Okay, father of many nation. Una, wala siyang anak. Doon nag-umpisa yan eh. Pero siya ay sinabihan ng Diyos. Actually, tatay niya. Pero bandang huli, malinaw sa Bible, ang kinausap si Abraham. Umalis ka dyan sa inyong lugar. Pupunta ka sa isang lugar na sasabihin ko sa iyo. Okay? Later, ano nangyari doon? Sama nilang muna. So, this sumikat. Siya rin yung tito ni Lot. Diba? So, this... Una, nagkaroon ng problema sila, ni-rescue niya, ganyan-ganyan. Tapos, ano pang sikat kay Abraham? Nakausap niya mismo ang Diyos. Diba? Pinakain niya pa. Diba? Ano ba yung hinain niya? Anyway, yung Sarah, yun nga po ay walang milk cheese. Ganyan, ganyan. Eh. Wala, barin si Sarah, asawa ni Abraham. Bandang huli, nagkaanak, pinangako. No? Pinangako sa kanila magkakaanak. Pero bago mangyari yun, nagkamali sila. Binigyan siya ng Egyptian maid, Egyptian, parang ano, kabit, di ba? Kasi nagtitiwala dapat sila sa Diyos, hindi sila, kinulang sila ng pananampalataya. So, baka ibig sabihin ng Diyos ganito. Ang linaw-linaw ng Diyos, si Sarah nga barin, magkakaanak si Sarah. Legit. Okay? Legitimate child. So, pag nagkada ka sa labas, illegitimate. So, so si Abraham, pero yung bandang huli, si, ito po yung sa Genesis 22. Nangyari dito is, yung in-offer niya nga po si Isaac. Basahin natin yung, ano, ito. Abraham stretched forth his son. Papatayin niya na po si Isaac kasi ang i-offer niya yung anak niya. Ganun ang offering. Pinapatay, tapos susunugin. Pero nung papatayin niya na si Abraham, si Isaac, sabi sa kanya ng angel, hold on to him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and said, here am I. He said, lay not thine hand upon the lad. Okay? Nung una, sabi ng Diyos, patayin mo yan, bandang huli, huwag. So, sikat na sikat ng kwento to kasi nga, to the point na yung mga Muslim nga, sabi nila si Ismail daw yan, hindi si Isaac. Ganon katindi yan. So, kaya nung unang bagong Kristiyano rin ako, parang binabaliwala ako to, parang hindi ko maintindihan bad big deal to. Pero pag inaral nyo yan, kasi nga doon yung pananampalataya ng anak ng Diyos, Abraham, even to the point na papatay niya pinakipotating bagay sa kanya, tao, yung anak na pinagkahintahintay niya. Kasi nga, hindi magkaanak, bigla nagkaanak. So, papatayin mo ba yung paborito mo, yung mahal mo? Ba't mo nga papatayin? Kasi, titiwala sa Diyos. Tingnan natin sa Hebrews 11. Dito sinabi yun eh. So, hindi sinabi sa Old Testament, pero sa New Testament, in-explain bakit niya papatayin. Para magkaintindihan tayo. Hindi na kayo malito katulad ko dati. Okay? Bakit? So, Hebrews 11, Heroes of Faith. Sabi dyan, ito muna, by faith Abraham was, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Okay, hindi siya ang anak lang ni ano, pero nung una siya yung anak lang na totoo. Kasi sabi dito, of whom it was said that in Isaac they shall thy seed be called. So pinangako sa kanya ng Diyos kay Isaac yung kanyang seed dadami. Kaya sabi din sa 19, ba't siya nagtiwala ngayon sa Diyos? Napapatayin niya si Isaac. So, sabi dito, accounting that God was able to raise him up. Kasi pangako, dito magkaka-apo, apo, apo ka kay Isaac, tapos papatayin mo.
ano yung naisip mo? In-explain sa atin dito, yung pala, ang alam niya na kayang buhayin ng Diyos. Kasi binigay mo nga yun. Posible na nga yan. Eh. Mag-anak yung asawa kong barin. Eh binigay mo nga, patayin ko, kaya mong buhayin. Intindihan niyo yan? So, ganun ang faith ni Abraham. Tindi, di ba? Kaya si Abraham ay tinatawag din pong the friend of God. Sabi po yan sa James 2. Sabi po dyan, is fine naman po. Ready, go. Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Okay, so siya ay friend of God kasi una, nanampalataya sa Diyos. Saan sinabi yan? Sa 2 Chronicles. Friend of God, hindi basta-basta yun, di ba? Sino friend mo? Eh, kaibigan mo si Duterte. Ah, ang galing. Ikaw, sino? Ah, kaibigan mo si Trump. Ah, tindi mo. Ikaw, sino? Kaibigan ko ang Diyos. Wala ka sa lolo ko, di ba? Eh, ang totoo, hindi to biro. Sa kanya, kaibigan siya ng Diyos. Sinabi yan po dito, sabi dyan. Kayo po ulit, ready, go. Are not thou our God? Who destroyed all the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend forever. Okay, so Abraham talaga is friend of God. So maganda yun. No? So bakit natin sinasabi ito? Introduction lang kay Abraham. Bago po siya gamitin ng Diyos, siya ay nanampalataya sa Diyos. So ganun din tayo ngayon. Kaya introduction natin yan, yung mga papamilya, kayo mga lalaki, papamilya kayo. Tanong, ligtas ba kayo? Kung ligtas kayo, kaibigan ba kayo ng Diyos? Kasi ang problema, pag hindi mo alam kung saan ka, yan, napag-usapan nga si Rin, kaya si Bad, nag-initiate kasi sabi, eh, wala nag-aasikaso, di ba? Kaya, ayun, sinama na lang namin. So, ang hirap ng walang tatay, di ba? Or minsan, irresponsible. No, minsan, absentee child. Yan. Absentee dad ang tawag dyan, di ba? Kahit andyan, hindi ka binibigyan ng oras. Kasi, punay, panay barkada, panay inom. Kahit minsan, trabaho, nahigid dahilan. Hindi naman dapat, di ba? Hindi ka 24 hours nag-atabaho. Anyway, si Abraham po, ganun ang kanyang, ano, no? At dito naman tayo kay sino naman si Sarah? Asawa niya. Ito ba sinabi sa kanya ng Bible, no? Sa nasa na ba 'yon? 1 Peter. Eh, ito na lagay. Ito na lagay. Pero sabi ni Peter, anong payo ni Peter sa kanyang mga babae? Okay. Nabasa niyo po, ready, go. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any. Okay, so maraming mga payo sa lalaki, pero sa babae mayroon din. Kaya sabi niya, gayahin niyo si Sarah. Alam niyo yung kwento ni Sarah. Kaya nga, kayo, mga young people, di ba, tapos na yan, hindi ko masyadong, ano, takilibad dyan, di ba? Anong ginawa niya? Ginawa niya, dapat niyang gawin. Kahit yung kanyang, ano, nagkasala nga yung asawa niya, kasi siya din eh, problema, di ba? Pero sabi doon, ang tawag niya sa kanyang asawa ay Lord. Kaya sabi ng mga pastor, mga asawa mo ba eh, taas ang kamay. Anong tawag niya sa asawa niyo? Medyo biro lang yun, pero hindi rin biro eh, di ba? Hindi naman siya capital L eh, di ba? Hindi namang all caps. Hindi namang Panginoon. Pero ganun. Ganun yung paggalang niya sa kanyang asawa. Nakikinig pa ba mga babae? Diyan nawawala minsan daw ibang babae. Kahit mga Baptist. Kasi nga, nasanay na. Ang pinapakinggan yung boses sa sanlibutan. Nakita mo yung boss mo. Ganun yung asawa niya ng laki. Ganun din ako dapat. Hindi yan design ng Diyos. Magkakaproblema kayo dyan. Amen?
So kaya nga, didigdig natin ngayong umaga ang headship ng husband, importante. Pag hindi, magkakaproblema ka. Amen? So pero dito tayo actually ang ating text is sa Ephesians 5. Tulad nga, iba, umiiwalay na, may sariling mundo. Paano tayo magkakaroon ng maayos na tahanan, mga bata, mga adults? Kailangan bigyan natin ng diin at pahalaga ang design ng Diyos na ang tatay dapat ang head, ang leader. At maayos na leader, strong. Okay? Dali mo na sa taas, Pen. Dali mo na sa taas. Sabi po dyan is, pakibasa po muna sa verse. Maka nag-skip ako, no? Verse 2 muna. Ready, go. Walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for us. So verse 25. Husbands, love their wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ako muna sa 28. So ought men to love their wives as their own bodies, he that loveth his wife loveth himself. Kayo po sa last. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her. Okay, so number one point natin ang paano tayo magkakaroon ng ano yung ma-accomplish natin pag sa bahay ang lalaki ay maayos na leader, strong and good leadership. Ano ma-accomplish natin? Yan ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Okay? Kasi iba, hindi, okay naman na pantay sila, okay naman na kung sino matapang yun ang leader. Nakita natin pattern ng Bible, di ba? Gayahin niyo si Sarah, tinawag niyang Lord, Panginoon, yung kanyang asawa. So, hindi ko pwede magkamali dyan. Amen? So, ngayon, tingnan natin, ano yung ma-accomplish naman natin dyan? Eh, kawawa na kami. Kami, ano naman, Kung mahina rin yung asawa mo, sa palagay mo, gusto mo ba ng asawa mo mahina? Ikaw. Diba, saan ka nakakita ng pelikula na bida is, ito ngayon, mga babae, may bida kunwari, di ba? Kahit ano pa yan, Wonder Woman. Pero pangit pa rin, gusto mo meron siyang hero, di ba, mga babae? Gusto nyo, kahit mga babae, gusto yung lalaki ang naunguna. Yan ang magandang pattern, tama. Kasi alam mo na yung mga yan, nagyayabang yan, kunwari lang yan eh. Kaya nga yung doon sa comment section nga nung hindi ko makakalimutan, natatawa ako. Yung mga Indiano to, mga Muslim yung iba, iba Kristiyano syempre. Mga Pilipino pa yung iba, international eh. Sabi ko naman ng mga Pilipino, sige, maganda yan, gender equality. Pero pag sa bus, hindi natin sila papaupuin ha. Ganun yung mga comment eh. Kasi yung mga babaeng feminist, gusto nila pantay, pero hindi pantay. Gusto mo pantay sa ibang bagay, hindi mo, ano ba talaga, pantay ba o hindi? Parang yung mga yung mga black din. Napansin nyo sa kanila, doon yung insecurity nila sa mga puti. Ganun din yung mga mahirap sa mga mayaman. Nagpapaawa ka, talo ka agad. Diba? Kung equal ka na, mga black, equal ka sa mga puti, gusto mong ganun, yung issue dapat wala na sa utak mo. Wala na eh. Wala na pala yung pinagkaiba, di ba? Eh bakit ngayon? Sa US kasi ganun na uso ngayon. Ganun din yung mga babae. Huwag kayong magreklamo babae kayo tapos sabihin yung pantay kayo. Eh di parang di ba? Hindi na yung nag-connect. Ganun din yung mga mahirap sa mayaman. Itong pandemic iba, kaya naliligaw tayo eh. Ang mali lang sa kanila yung yun yung corruption. Tapos yun, inuloko tayo. Iba, sinasabi ngayon, mali naman yan sa ibang bansa, okay lang yan. Sabi ng iba, okay lang sa kanila, nilokohin sila kasi daw, pag namatay daw sila sa vaccine, maganda daw yung health system sa kanila. What? So in the first place, ba't ka magpapabakuna kung alam mo mayroon kang health issue? Eh, tanyo, iba naman, mahirap kami, kaya dapat, pakainin nyo kami,
Okay lang sa amin mag-lockdown, sure. Basta may ayuda. Maling-mali yung thinking, di ba? Kung papantay ka, pantay ka. So, ganun din ngayon sa mga babae ngayon, sa bahay. Kung gusto mong pumantay, kaya mo bang pumantay? Yan ang tanong. And design ng Diyos, yung lalaki, mas malakas, mas matalino, in a way, in a general. Mas malakas, mas matatag sa mga kung ano yung harapin mo sa labas ng bahay. Ba't ka ba may pagtalo sa lalaki? Sige nga. Tsaka kahit sa mga company, nagre-reklamo sila, alam nyo ba yan? Kasi, alam nyo, hindi na akong bata, di ba? Pagpasok ang company, di ba, pasok ka. Ano yung mga benefit ng babae, ng lalaki? E, pambihira. Paano hindi magkakaroon ng magre-reklamo yung mga company sa babae? Bakit? Ang haba ng, ano, maternity. Tapos, pati ngayon, mga battered wife, sabi, meron. Pag ginulpi ka ng asawa mo, may benefit ka. Gusto ko ba yun? In the first place, ba't ka sa ganun relationship? Natutuwa ka na may benefit ka? Ano sasabi? Single parent, leave. May ganun sila. In the first place, bakit ka single? Ba't mo hinayang kang iwanan? Amen? Kasi baka nga kasi gusto mo, karir mo, may pag-unahan ka, di ba? So, ang daming natin pag-usapan dito. So, again, hindi ko gusto sabihin na ito lang, disclaimer na muna para nagkakaintindihan tayo. Kunwari, wala na makain kayo, iniwanan ka talaga ng asawa mo, hindi ka magtatrabaho, wala akong sinabing ganun. Ang gagawin natin, ang ginagawa natin, madalas sa hindi, sa church, pinaaral natin yung ideal. Ano yung the best? Tapos, gusto natin, yun ang i-achieve natin. Hanggat maaari, especially mga bata na andyan yung planning stage, kaya walang eh. Para maging matalino ka. Alam mo yung ideal, hanggat maaari, yun ang itatarget mo. Ngayon, kung talagang bumagsak at some point of your life, eh sabi nga nila, God is a God of second, third chances. Totoo naman yun. Hindi ko sinabing huwag ka na, magpakamatay ka na or something. Sinabing ganun, eh natapos din tayo sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 7 ba yun? Ano sabi doon? Yung ano ni Paul na, okay, niwanan ka, huwag ka na mag-asawa. Kasi medyo ano ka na eh, kakabasa ko lang din na sabi doon, huwag ka mag-aasawa ng dinivorce. Sabi sa Bible yun. O paano yan? So yung mga lalaki sinasabihan na huwag mong asawain yung babae, dinivorce. So pwede mo bang sabihin yung pastor o kaya yung babae, sabi mo, ba't yung tinuturo yan? Ibig sabihin parang sa mga bata nang hindi sila magkamali. Yung mga babae na matakot na makipagganyanan sa lalaki, tapos talo ka bandang huli. O, talaga magsabit ka na lang, at least, buo yung pamilya mo, di ba? So, lalalim tayo nito, no? Kasi gusto ko lang dito, yung lalaki ay maging leader na maayos. So, ano yung benefit niya? Doon tayo magtumingin muna ngayong umaga. Number one is loving relationship at home. Kaya, binasa natin yung kanina, puro yung love, love, love. At pansinin nyo, sabi doon, sino daw yung pattern natin? Napansin nyo ba? Si Jesus, di ba? Verse 2, walk in love as Christ. Okay? Sabi sa 25, husbands, love your wives even as Christ. Sabi sa 28, ought men to love their wives as they honor he that love. Ah, sorry. Verse, pero love, di ba? Mahalin. He that loves will love himself. Pero sabi sa 33, nevertheless, let everyone of you particular so love his wife even as he loves himself. So, ganun. So, una, si Jesus, ang ating, ito pala. Pinag-usapan din yung magpamilya, yung mag-asawa. Pero sinasabi ni Paul, actually, pinag-usapan natin yung church. So, ibig sabihin, kinukumpara niya kung paano minahal ang Panginoon yung church. Dapat mahalin ng lalaki yung kanyang asawang babae. Kasi pag hindi mo minahal yan, mag-fall apart yan. Sabihin mo, ba't, bunga nga naman kasi ng babae. Hindi mo kasi minamahal eh. Kung mahal mo yan, walang masabi, hindi mo ginugutom. Masaya siya. Natawa ko ba? Siya yung lakasan. Okay. Pero totoo yan. Hindi ko makakalimutan. Kwento ko kayo. Hindi ko nakakwento kung sino, pero naalala ko lang si Pastor. Kaya yan, open kasi yan eh. Anyway, may isang tao doon sa amin. Okay? Eh syempre, hindi maayos. Okay? Yung pamilya. O siguro, parang kami lang yung andun eh.
Kaya binigyan niya ako ng dahilan, no, para turuan ako. Sabi niya, kasi itong taong to, ginugutom niya yung asawa niya. Gugutom niya ba yung asawa mo? Dapat hindi. Pero iba ganun, tamad-tamad. Lang may example doon, maniwala kayo. Yan, may maalam nga kayo, di ba? Wala na makain, nakainom pa. Hindi, wala tayong pera eh. Ha? May pang drugs pa, may pang barkada pa. So yung babae kayo, sabi mo, hindi, daldal naman yung babae. Wala eh, wala siyang outlet. Nakikita niya yung pang-abuso, okay? Yung kamalian, yung hindi magandang leadership sa bahay, hindi niya maiiwasang magsalita. Amen? So kaya ang pinakaano dito sa mga lalaki, bata pa kayo, iset niyo na sa utak niyo kahit anong mangyari, hindi ko gugutumin yung pamilya ko. Kahit mag-hukay ako sa kanal, mayroon kami nag-hukay sa kanal dyan, inisip ako, bata pa ako, kahit di na ako bata, ba't kaya nag-hukay ng kanal to? Iba nagbabasura, iba nag-aabod, ano pa? Iba nakikiusap sa boss, huwag akong tanggal sa tabaho. Kung sarili lang iniisip niya, hindi niya gagawin yun. Amen? Kaya appreciate niyo mga tatay niyo, lalo kung masipag. Ngayon naman, mga lalaki yung ano, rapi, di ba? Nakita mo yan, di ba? So, ano ngayon? Ngayon pala, magsipag na kayo sa pag-aaral nyo. Ganun din sa church. Dahil yung iba, masipag sa pag-aaral, milyonaryo na, loko-loko naman. Ano nangyari? Hindi nila inunahin, dapat nila unahin sa buhay nila. Hindi nila inunahin Diyos. Kaya ganyan po yan, magkasama po yan. Pabaho, pag-aaral, saka sa Diyos. Napakapangit nung sabi mo, ganito ka, Duterte, presidente. Sira ulo. Gusto mo yun? Kaya magkasama yan. Kaya ngayon, bata pa kayo, ano yun na yan? Isip nyo na sa utak yan. Mas mabuti pang magdigdig ako ng kung ano man didigdigin dyan. Ngayon, kinakwento kasi pastor, ano siya, parang basurero, basically. Pero yumaman. Nasipag eh. Alam niyo sa pagganda sa basura, hindi nauubos. Isa, ang gaganda ako. Kahit ako, may mga packaging dyan, di ko tinatapon. Ang ganda eh. Magagamit ko pa, di ba? Ginagawa doon, hinuhugasan niyo yung basura, sinasampay niya pa yun. Para matuyo. Bandang uli, may gamit siya ngayon. Iba, binibenta niya. Amen? Kaya mga bata, wala kayong dahilan para tamarin na, wala na. Ang daming resources pag marunong ka lang sa buhay. Amen? Especially sa mga lalaki. So loving, again, ang number one, ano yung magandang ma-accomplish ng good leadership and strong leadership ng lalaki? Yung pagmamahalan, di mawawala. Okay na yung mahirap tayo, pero si tatay, talagang pinaglalaban yung pamilya na may makakain. Amen? Buti nga ngayon pag-aaral, libre. Saan ka pa? Pati tuli nga, libre. Hindi lang namin nakita kung saan. Anyway, so malin mo yung sabi doon sa kanina, ought, di ba sabi dyan, so ought men, may dudo pa ba kayo? Okay, lalo pag Kristiyano ka, mahalin mo asawa mo, mahalin mo, katulad ng Panginoon, kailangan mahalin mo. Yan ang number one. Pag hindi ka strong, hindi mo mamahalin. Yung mga hindi mo pagmahal, hindi rin niya strong. Nalala mo yung ating preaching dyan about fear and love. Yeah, takot ka kasi hindi ka malakas kasi hindi ka rin nagmamahal. Tapos na tayo doon. So, kaya ganun din po sa bahay, maging strong ka, mapagmahal. At the same time, mapagmahal, strong, masipag. Mas marami tayong makakomplish. Number two, sabi dito ay, be there for followers of God as their children. Sino natutuwa dito pag loko-loko yung anak mo? Siyempre, wala. Gusto mo sumusunod. Ngayon, ganun dahil tayo sa Diyos. Pero bakit, paano ka susunod kung di ka mapasunod? Kasi nga, mahina yung tatay mo. Ayaw kayo maingay. Sige, mag-ingay na nga lang kayo. Hindi kayo kayong pasunurin, di ba? Yung maay sa tatay, yung head, yung talagang head ka ng, planado mo yan, pagdating sa pagkain, pag-aaral, ganun din ang disiplina para yung mga bata, paglaki, lumalaki, nakakatawa kasi sumusunod. Amen? So, ganun sa bahay, ganun din sa church. Alam niyo ba yun? Eh, sabi dito eh,
Kinukumpara tayo sa mga anak ng Diyos. Kasi anak talaga tayo ng Diyos eh. Anong gagawin natin daw? Ang Diyos, strong leader siya eh. Kung aray lang natin. So, magiging true servants or followers tayo ng Diyos. Okay, number one, loving relationship in the home. Number two, true followers. Kasi susunod dyan, yung mga batang yan, kahit akong kulit yan, matutuwa ka dyan, sumusunod na siya, no? Stephen, dati hindi sumusunod to kayo, sumusunod na. Dati si Yesha, puro laro, ngayon, nag-church na. Ay. Oh, yan, siya na to. Yung lagi sinasabi, hindi ko tinatanong eh. Yung si DM, ganyan, ganyan. Diba? Natutuwa sila eh. Pero sa case ni Brad, iba, diba? Pero okay na rin. Kaya sinabi ko naman sa inyo, kung wala kayong matinong tatay, maghanap din kayo ng guardian, diba? Yun ang sundin nyo, mentor. So sa church, di kayo mawala ng ganyan. Sa Panginoon din. Amen? So number two, as dear children, maayos ang follower. Walk in love, sabi dyan dyan. Sabi sa verse 10 ay proving what is acceptable unto the Lord. Pag meron kang boss, meron kang tatay, paano ka maglilingkod? Paano malalaman kung ano yung acceptable kung hindi ka ililid, di ba? Eh sa amin ganun yan, oh, ito, kaya mong gawin ito, hindi mo kaya. Ito, kaya mo to. Siya yung mag-isabi sa'yo, mag-set ng expectation. So, ganun din yung mga tatay. Kaya yung ibang mga anak na lalaki, yan nangyari. Pag mahina yung tatay, naiiging bakla, di ba? Napansin nyo ba yun? Kasi walang mag-isabi siya, huy! Huwag kang ganyan! Di ba? Pag walang gumagano, wala. Eh yung babae, pag mahina din, wala rin. Okay lang yun, mahala kang maging bakla. Pero pag lalaki yun, parang naisulto ka pag anak mong lalaki, di ba, bakla? So kaya, ba't ka nagbusult ng pink? So kaya, puro manika yan. Lalaki magseset nun, amen? Eh, sakit! Uy, lalaki ka! Tiisin mo yan! Sino magaganon kundi lalaking tatay din, di ba? Ganun yun. So, mga bata yan, medyo malambot pa, pero pag lalaki yan, sineset mo na expectation. So, again, i-ano nyo lang sa mga babae, ha? Yung lalaki, strong. Yung babae naman, siya yung support doon sa strong, okay? Medyo okay lang na weak kayo kumpara sa lalaki. Pangatawan nyo na yun. Kasi doon kayo magaling. Kailangan din ng mga bata yan, amen? Imagine nyo yung sobrang military discipline yung tatay, tapos ikaw, ganun ka rin. Ikaw dapat yung ihima sa anak mo. Amen? Para bandang muli, susunod sila ng maayos. Maayos sila mga bata. Okay, number one, loving relationship. Number two, to servants. Number three, expect na natin, may problema, di ba? Lagi meron yan eh. So ano ba yung mangyayari pag may strong leader? May sinasabi dito, listahan ng mga kasalanan. Eh mga bata, talagang ganyan yan. Hindi! Natuturuan yan. Hindi natin mga kasalanan dito, fornication. Gusto nyo malalandi yung anak nyo, lalaki, babae? Gusto nyo ba yun? Uncleanness, mga bastos. Covetousness. Naku, dami niya kaya sa church. Kasi hindi mo tinuruan magtrabaho, gusto ngayon, pera agad, aksi, networking, power, ganyan yan eh. Sabi dito, let it not be one's name among you as becoming saints. Ligtas ka ba? Bakit ka obetos? Magtrabaho ka. Pag strong ang leader, ganun yun. Kahit ano eh, ano bang mga trabaho ngayon? Trabaho ni daddy, kahit ano yan. Mahirap din yun. Nakikita ko yung bata ko gano'n. Pupunta na naman ko sa bahay. Ako, nakagad na lang ako si daddy. So. Hirap, di ba? Pero pag nakita ng anak mo yun, mas maganda pala yun. Amen? Amen. Isa yung makita yung tamad. Ang bira. Yung mayroon sa amin kasing gano'n, di ko makalimutan eh. May naging attitude na talaga. Ayaw niya magpawis. Naghahanap naman ako ng trabaho, pastor eh. Ilang taon na? Kasi nagtatama ka yung babae, dapat mahiya ka sarili mo nun eh. Mali yan. Filthiness. Foolish talking. Karami niya, mga lalaki, di ba? Mga joke-joke. Minsan okay lang yun, pero huwag yung puro gano'n na lang. Doon ka na tinanggap, jesting, ganun din yun, joke-joke.
Huwag ganun. Amen? Kaya, bakit pag may strong leadership, number three, itong mga kasalanan na to, hindi ito mangyayari. Amen? Ma, lalo yung mga babae, hindi ko kaya yung anak kong babae, landi na, puro TikTok, puro gala. May batinong tatay yan, hindi yan makakapalag. Amen? Amen. Yung sinabi sa Bible, lalo mo, sa church, punta tayo sa church, doon ka pumorma kung gusto mo. Kailangan mo dito ngayon, natututunan yung pumorma, di ba? Si Ceci, yan. Dito kayo pumorma, walang masama. Amen. Di ba? O, pumorma kayo, sino makakita sa inyo doon? Parang yung sinirang kong kahapon. Nakikipag-eyeball, bata pa. Yung mga lalaki, pag nakita mo, maikli yung suit mo, balik! Palitan mo yan, dapat ganun. Ano pa? Yeah, katulad yan. May bata pa naman yan eh. Yan, number three, yung mga kasalanan, mag-strong ang leader. Walang lugar yan. Number 4, 6 to 9. Ito, medyo mahaba. Sabi dito, ako na lang, let no man deceive you with vain words. For because, again, to sa church po ito sinasabi, pero applicable to sa bahay. So, hindi, huwag kayo magpaloko. For because of these things, coming the wrath of God upon the children of disobedience, be not ye therefore partakers with them for some sometimes, for we are sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of the light. So yon. Pag may tatay ka matalino, binabantayan ka, maluloko ka ba? Sa church, pag aral na aral kayo sa Bible, tapos meron dyan, uy, sama ka sa amin, mga iglesia kami ni Manalo, mayamang kami. E, parang okay yun ah. Pag di ka natahuan, okay ka na dun. Sabi ng nanay ko eh, matalino ka, amen? Amen? Kasi yung tatay mo, strong leader, good leader, teacher din yan, tinutuluan ka. Pag kailangan mo sigawan, kailangan ka sigawan, kailangan paluin, palo. Kailangan ng himas, okay din, di ba? Sin is rooted out, number 3, pero number 4, wisdom against deception. Tatalino ka. Yung sabi ko sa inyo, pag example ng tatay, hindi ano, hindi manluloko, magtabaho kang, pawisan ka man, okay pala yun. O di, ganun din ako. Automatic yun sa mga bata. Hindi yung manluloko, kaya yung mga kaya, nakikita ko sa iyo, pastor, gano, bakit yung ano, anak ko, networking, manluloko ka ng tao, anak. Eh, mahina din eh. Sa halip na sabihin mo, iba, ganun pa, papapasukin pa sa ano. Eh, anak, tamad ka mag-aral. May kilala ako, kumikita kahit ano. Hindi nag-aaral. Ah, sige, punta tayo dyan. Yun, networking. Hindi, ano pa yung anak mo sa kalokohan? Nakalukot mga Kristiyano pa yung aksi. Maglalaro ka lang, ikita ka na. Tuwa-tuwa. Kung may wisdom ka, hindi ka maluloko. Isasabi dito eh. Mas okay na yung ano ka, di ba? Pagod ka. Pero sigurado kita. Intindihan nyo ba yun? Mayroon ba intindihan yun? Hindi naman, di ba? Kasi tuloy-tuloy ka, nagkataba ka, hindi ka alisin. Kasi kumikita yung boss dahil sa'yo eh. So, wisdom against the session. Tapusin na natin. Gutom na ba kayo? Hindi tayo magtatagal. Ano pa yung mga ma-accomplish ng strong leadership? Number one, loving relationship. Yan ang gusto natin. Amen? Number two, mga anak mo or sa case natin, mga dinidisciple natin, magiging totoong tagapaglingkod ng Diyos. Followers of God. Number three, mga kasalanan. Yan ang problema natin, kasalanan eh. Pag nawala yung kasalanan, ano mangyayari? Hindi okay, di ba? Hindi makakapasok basta-basta yan kasi strong ang leader. Number four, matalino ka. Hindi ka maluloko. Number five, sabi dito sa 14, sabi dito, ready kayo, go. Wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Five, tuloy. See then that he walks circumspectly, not as fools, but as wise. Anong meron? Sino dito ang ano? Nakapag-usapan din naman ngayon yung military, di ba? May sama. Ako, okay ako dun eh. To some degree, ha?
sa Israel, sa kanila mandato kasi nga wala silang kalaban eh. Oh, kasi kami, ano kami, Amdos, meron kami ano eh. Mga Israel yung mga, kaya mga optical sila doon, nakabuti lang sa kanila yun. Alam yung bakit? Sa military training, ano yan, strict yan, di pwedeng hindi. Kasi nga, buhay ang kapalit eh. Pag nasakop ka, tapos gano'n, di ba? So sa amin, meron kaming ganyan. Nung high school, semi ano yan dati nung panahon namin eh. Mas may ROTC pa kami. Kasi nga, CAT, pero yung sa ano ROTC. Bakit may gano'n sa college? Kasi tinuro sa amin yun, nakalagay yun sa batas. Sabi doon is, sabi doon, kailangan may militar tayo, pero dapat may reserve. Siguradi, ano bang ano natin ngayon? Ang military natin, hindi ko alam eh. Pero China daw, 2 million eh. Active personnel. Eh yung reserve. Kasi may reserve, naka-reserve ka lang, civilian ka, pero pag tinawag ka, may alam ka at least. May alam ko konti sa baril, sa military. Okay ako dun eh. Pero ayoko yung sana, okay? Pero okay sa akin yun. Kaysa maging bakla yung ano natin, mga anak natin, hindi man lang alam yung militar, hindi alam yung paglalaban, pakikipaglaban, para sa bansa, kalayaan, hindi nila alam. Eh sabi dito, pag may strong leader sa bahay, ano yung meron? Ano yung advantage na maka-accomplish natin kanina? Sino gumigising sa inyo pag ano? Sino gumigising sa inyo? Wala. Ay, nagaling. Ako sa ako eh. Natadyang ako. Stephen, yun nga. Hindi. Ako din dati, naalala ko, ginigising ako dati. Hinahataw kami niyan. Kaya sabi doon, awake! Thou that sleepeth. Ang tagagising minsan sa atin yung leader, di ba? Nagtutulog-tulog ka na, puro ka laro, puro ka... Alam mo na, barkada. Sino yung ano? Pag strong yung leader, hindi ka ganyan. Hindi pwede yan. Amen? Obviously, sinasabi dito, spiritual din to, ha? Pero pag may ano, sabi dito sa 16, redeeming the time. Anak! Nauhuli ka na! Alay-late ka na. Ngayon, work from home, study from home, pero module mo naman, nauhuli ka na. Sinong gigising sa'yo kung di strong yung ano? Okay lang yan, anak. Basta kung ano lang yung kaya mo. Hindi ka matututo nun. Kaya ngayon, pati ano natin, minomonitor natin, Bible reading nyo. Kasi alam ko, for a fact, kapag hindi ka minomonitor, hindi ka na magbabasa, hindi ka na magkakabisado, hindi ka na rin papasok. Sobrang dami Catholic, di ba? Kilala ba sila nung leader nila? Hindi. CCF, hindi. Wala silang pakialam. Sa pag-aaral, gano'n, spiritual, gano'n. Kailangan yun ng tatay na mas strong. Amen? Parang ang point ko dito is effective in the ministry. And alam nyo naman, ang ministry natin sa buong buhay natin. Sa buhay natin, sa community, especially sa church. Amen? Maganda yun, kung di na kayo ginigising eh, may cellphone na eh. Eh, Stephen, kahit may cellphone na, ang layo ko, naririnig ko eh. Yung kanyang ano, Tik-tilaok! Ganun yung ano niya eh. Ba't dito na gumigising? Kaya yung tatay ang gigising talaga. Amen? So again, spiritually, ibig sabihin yan, kung may mali na yung anak mo, yung tatay talaga dyan. Ha? Yung nanay, ano yan eh, yung mga routine. Okay? Pagpapaalala, okay yan. Pero pag medyo, ano na, matigas na ulo, nakapakinig sa YouTube, kung saan man yan, ginaya, sinong gigising dyan? Tatay. Diba? Parang magising. Pap! Palo. Amen? Sabi sa 15, see that you walk circumspectly. Ano yung circumspectly? Pag sinabi circum, parang ano yan eh. Kapakapaligid. Pag sinabi circumspect, buo. Hindi lang na kaysa, anak, basta kumikita, okay na yan. Aksi. Diba? Kumikita ka, sige, naglaro ka lang. Ay, nanloloko ka ng tao. Pag lumakad ka, para maging effective ka sa ministry, dapat alam mo lahat. At least, alamin mo yung mga, kahit yung weakness mo, alamin mo kung anong pwede kang blind spot na alam mo na. Kung saan titirahin ng kaaway. Amen? Ganun ang leader. Siya yung nagsasabi niyan. Pinapatrabaho niya yung tao, pero alam niya yung dapat may encounter nun.
Ganun yung mga tatay na maayos dapat, mga leader. Amen? So, kaya sabi ko lang dito, well-rounded. Okay, number 5 is effective in the ministry. Number 1, alert and well-rounded. Ang tatay ang makikipaglaban dyan. Okay? So, paano ang pastor yung mga asawa? Ganito lang kasimple yan. Supportahan mo yung asawa mo dun. At yung kahinaan niya, mag-complement mo. Ibig sabihin, yung mga lalaki, sabi nga na yung pastor, bobo daw eh. Medyo exaggerated. Kasi mga babae, kayo magsusupplement. Diba? Katulad sa ating dito, si mamaya nyo, siya yung nakakita minsan ng mga kakulangan ko. Siya susupplement na, magsasuggest siya, bandang uli, oh, ano? Galing mo talaga. Kasi siya yung lalaki, puro ganyan yun, laban. Yung babae, yun yung practical. Kahit sa ministry, ganun daw yun. Pastor, yung ano, baka wala tayong ano niyan. Nakikita niyo yung mga kailangan mo sa lalaki. Amen? So again, ito pong Ephesians 5 sa church to, pero pinasok yung bahay, mag-asawa. So, compatible yan eh. Amen? So ngayon, ano nga gawin natin? Balik tayo kay Abraham and Sarah. Nakita si Abraham, bakit niya nagawa yung dapat niyang gawin? Dami na accomplish. Hindi lang yung kay Isaac. Ano lang yun eh? Symbolic lang yun. Pag tinignan mo yung buhay ni Abraham, maraming siya na-accomplish. Okay? To the point na kinausap niya yung Diyos, niligtas siya yung dapat niya ligtas. At naging father of the faith siya. Na-establish niya yung kanyang anak. So, alamin natin yung pattern ng Diyos. Ang leader, ang lalaki. Support ang babae. Pag nagawa po natin yung maglilingkod tayo sa Diyos ng mas maayos. At masaya ang buhay. Amen? At kahit pa hindi masaya, sabi natin, nagkamali ka dito. Sa langit, makakapag-expect ka ng mas maayos na rewards. Amen? Masaya ka naglilingkod kahit tayo ay minsan ay mahirap. Okay, so yun lang po. Tiwala tayo sa Diyos. Headship of the husband. Huwag kayong magselos. Huwag kayong mapangipaggalingan. Supportahan nyo na lang siya. Sabi nga ni Ma'am, ako, hindi ko nga sinabi kayo, Ma'am, pero alam niya yun yun eh. Sakaling mamatay kami, napaghandaan ko na rin yun. Yun ang maganda, di ba? Hindi ako nagtrabaho, hinanda ka na nung lalaki, oh. Kaya sabi siya, yung mga insurance, kaya yung mayaman yan, alam niya, sa takot, ganun din yan sa COVID. Ba't sila nagpura? Takot. Insurance, kumikita ng pangkabuhayan, laki. Dahil sa takot. Kasi bihira yung mamatay, pero, pag namatay ka, mayroong ganyan. Bihira nga yun eh. Paramihan ng tao sa panahon natin ngayon, hindi mamamatay ng ganyang edad at biglaan, aksidente. Hindi. So kaya, suporta mo lang asawa mo. Diba? Masaya ang pamilya, maayos ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa aming pag-aralan muli ngayon. As part pa rin, Panginoon, ng aming series sa mag-asawa, Love, Courtship, and Marriage, Panginoon, kung paano magkakaroon kami ng maayos na pamilya, Panginoon, para ang paglilingkod namin ito sa inyo ay maayos. I pray na intindihan namin sa basic principle dito, Lord, na dapat ang lalaki, ang leader, maayos, suportahan ng babae, lalaki, masipag, matalino, matibay ang dibdib sa mga problema, at nagtitiwala, especially sa inyo, tulad ni Abraham. So, I pray na, and dahil po ang bawat isa, ganun din po sa mga adults na, Lord, na baka may pwede kami ayusin sa aming sariling buhay, pamilya. I pray na usapin niyo, Lord, kami. Pinag-aralan niya na gamitin niyo sa aming ministry, Panginoon, sa aming pamilya at sa church, Panginoon. So, yun naman po, Lord, kayo yung basbas ng kakainin, lahat po sa mga nagsusuporta sa gawain dito, Lord. Salamat sa Mother Church na tinuro din sa amin to, Lord. I pray na kayo pong malalating. In Jesus' name, I pray. Amen.